Excited. Kasi madalas kong gawin ito eh. Kasi sobrang dalas kong gawin ito. Humihinga tonight. Tapos bukas, hindi na ako hihinga. Huling hinga ko na tonight. Alihali. Papain mo. Kapagpag. Pagpag. So, ito ang susunduin ko na ang mga mentor ko sa aking singing career, charot, sa aking pagkanta. Excited ako sa part ng practice. Kasi mga friends ko naman sila nung college, tapos yung isa songwriter. Pareha sila actually na songwriter, performer. Bahala na. Papaturo ako sa kanila kumanta, tumugtog. Di ko alam kung susulat ng bagong song or original song na lang nila yung aaralin ko. Ha? Let's go! Wala nang ayos-ayos. Diretso video na. Hi. Sapakin kita eh. Hi, I'm Uriel Avier, a singer-songwriter and a former contender of Tawag na Pangalan sa Showtime. My name is Christian Palma and I'm a singer-songwriter din, a dancer, choreographer, tsaka freelance host and makeup artist. Third year high school ako nag-start magsulat ng kanta. Actually, it's out of hobby lang talaga. Tapos may nagpapagawa lang ng kanta, mga project, ganun. After nun, parang nagustuhan ko na siya. Up until now, ayun, ginawa ko na siyang profession. Ako naman, second year college. Nagsimula yun sa mga jingles para sa mga production sa school. Tapos, sinubukan kong gumawa ng kanta na personal. Ayun naman, so far, nakakatapos. Yun yung weakness ko dati, hindi ako nakakatapos ng kanta. Pero eventually, over time, nalaban naman yung compositions. Advice lang is find the reason. Find your perfect inspiration para sa song. Pusuan mo lang lahat. Lahat ng gagawin mo. Lalo na yung pagdating dito sa songwriting, hindi kasi siya pwedeng purely by brain lang. Iniisip mo lang siya na pwede itong mag-click. Pero kung hindi siya nakiklik sa sarili mo, sa puso mo, paano siya makiklik sa ibang tao? Bigay mo yung puso mo sa lahat ng masterpiece mo. Go lang ng go. Yung talent mo niyan, kaya mo ipakita sa mga people out there. Don't be afraid to take risks. Huwag kayong matakot. Kasi kung hindi nyo nilalabas ngayon, kailan pa? Get out of your comfort zone. Bukas! Okay lang, confident na confident. I don't feel any pressure. Hindi, nanginginig ako kanina. O sige na, kumakanta ako minsan. Pero paglaseng, okay na naman kapag yung loko-lokong kanta lang, ganyan. Pero pag naiisip ko or may makikinig sa akin na bawa tatlong tao, yung legit na makikinig kasi seryoso ako. Hindi ko kaya yun, as in hindi. Recent lang din ako natutok kumanta sa mic kasi ayoko rin narinig yung boses ko sa mic. O paano naman yun? Tapos may crowd pa. Tapos gagawa pa kanta. Tapos ilang oras lang ang practice, gagawa pa. Tapos, oh my God. Tapos hindi pa ako marunong kumanta kasabay ng gitara. Pero sana, kayanin. Sana hindi ako mautal sa harap ng mic. Ito lang nanginginig yung isa lang. Huwag na lang. Meron ka ba naman 4 hours? Salamat ha! Pwede kaya ako kumata ng nakatalikod? Hindi, syempre. Pangit naman nun. Unique. Pag kinakabahan ako, hindi ako sa tao nakatingin. Halimbawa, ito yung tao. Dito ko titingin sa may pader. Alam mo yung mga sinaunang kanta, may first verse sila, tapos yung second verse nila, yun din yung first verse nila. Parang inulit lang nila yung first verse nila, disco. Actually, mas maganda nga yun kasi mas realises yung tao. Ano ba yung mga lirong-lirong sinta, gano'n? Kasi iba yung mga review. Kung tinan mo yung kay Moira. Okay, turo na lang namin sa'yo yung 4 key points kung paano kasulat ang kanila. 4 key points. Number 1! Charot! Yes! So, first key point natin is have your inspiration. Know your inspiration. Para kanino ba yung ginagawa mong kanta? Anong reason ba itong ginagawa itong kantang to? Pwede nga, gawin mong reason yung gusto mo ma-encourage yung sarili mo na ipakita yung talent mo. This is the real, this is me. Yung second pala yung reason. Yan. Yung first is find your reason. Second is find your inspiration. Ano? Actually, isa lang naman yun eh. So hindi siya find your reason. Three key points siya. Know your inspiration and reason to why you're doing this and
why you're making this song? Like, why you're making like this kanta? So why nga ba? Oo, second is find the perfect melody. Halimbawa, nahanap mo yung inspiration mo. Na-inspire ka dun sa crush mo. O kaya, na-inspire ka sa situation na to, na nasaktan yung isang tao kasi nalaman niya yung isang bagay na sa'yo. No, kaya na to. Kaya nakwento ko kasi sa kanya kasi anak. I'm going to go to the house. Is know your lyrics na babagay sa melody. Ano bang gusto mo muna kasi? Kasi, hindi pa comfortable na humugot-hugot. Kasi masyadong personal. Gusto ko sana siya maging personal. Kaso parang hindi ko kayang iparinig sa iba yung personal. Ano ba yung gano'n? Bakit yung gano'n? Ay, hindi ka pa ready. Pero that's what's good about nga sa songwriting. The more personal, the more mysterious the song is. First two now, let's do this. Ah! Chop, sikaw ang tumugtog, mamaya doon. Di ko, ito na ako kakatamame. Ito na na, oops! There's a... hindi ko kaya mag-gitara habang kumakanta. I failed the challenge. Wala sa sarili niya. Oh, sa huli na lyrics may tiwala na. Oh, ay gawin mo na. Kakayanin ba? Ano pa lang ako eh. Kaya? Paano ako kumulong ako doon? Hindi lalo kong di kinaya. Tapos naging traumatic experience pa to sa akin. Kasi nag-iisip ka lang. Mag-ghost na lang ako kayo. Pag public speaking ka, ha? Try mo yung solo. Hindi ko kaya. Try mo lang. Try. Paano kaya kantahin ito ng matino-tino? Ano ko may papasok to sa tinga? Ay, naku. I wanna quit. Alam nyo ba, miski sa video kay, miski kahit saan, never pa ako nakakanta ng isang buong kanta ng dere-derecho. Laging, halimbawa sa karaoke, itigil ako sa chorus, iba pa ako kakatay ka, tapos mamaya ako ulit. Well, I think this is the time. Yeah, hassle. Gusto ko ng pre. Pre, o mag-pre ka muna. Pre. Lord! Ano na? Pwede mong wag na? Hindi, nakakailang ka na, nakakaloka ka. Ito na naman. Tuminoy. Ano kaya? Alak talaga, men. But it's not good. Balik na kami sa baba. Ba't kasi? Wala bang announcement? Just in pass, na-cancel due to heavy weather. Kahit! Tayo lang yung heavy. True. Hindi kasama yung weather. Tara na, ara! Saglit lang, promise. 5 minutes, 5 minutes. Noong nagbubook na sila papunta sa event, ayoko na nung bumangon, ayoko nang tumayo. Ito yung time na hindi na nila ako makausap. Wala na akong inisip na iba kundi yung lyrics tsaka yung tono. Gusto ko nang mag-back out talaga nung time na yun. Nagdadasal na ako nun na sana hindi matuloy event para lang hindi matuloy yun. Siya makangiti. Hindi na ako masaya. Thank you.
Nung nasa loob na ako, kalahati sa mga nag-perform, puro first time lang din nilang kumanta. So parang yun yung nakapagpagaan ng loob ko na, ah, hindi pala ako nag-iisa, may mga tao rin palang gustong i-overcome tong gantong bagay. Yung suporta nung crowd, tsaka nung performers, sobrang solid na parang nakaka-touch na kahit may mga sintonado, nawawala yung tono nung gitara, sobrang supportive pa rin nun lahat. Hi, I'm Arabi. First time kong kakanta sa tatlong katao. As in, sobrang first time, ginagawa ko siya for a vlog, for a video, na parang ino-overcome yung takot, ganyan. Tapos parang seek discomfort. Wala akong pinairal kundi yung pagiging overthinker ko. Wala akong tiwala sa sarili. Nasa isip ko lang nun na magfe-fail ako. Magiging traumatic experience to. Hindi ko kaya to. Pero good thing na nandyan yung mga friends ko, yung mentor ko. Swerte ko nga dun sa open mic na event na napuntahan ko kasi lahat yon ang supportive sa isa't isa. Totoo yung sinabi nila na mas nakaka-regret yung mga bagay na hindi mo gagawin. Ang pinaka nakapagpa-enjoy nung moment, nung experience, is nung sinama ko na yung song. Kinuwento ko sa kanila through song yung naramdaman ko dati. Buti na lang natuloy yung pag-perform at yung pagkanta ko nung gabi na yun. Kasi dun ko natutunan yung tunay na ibig sabihin ng performing. Hindi siya kailangan maging perfect, hindi kailangan maging magaling ka na kagad. Kasi wala namang nagsisimula ng sanay na. Kailangan maranasan yung ganong pressure, yung ganong kaba. Tapos pag na-experience mo na, hindi pala siya ganon na nakakatakot. Siyempre, may takot pa rin, pero pag nandun ka na, puso yung iiral, hindi yung utak. Hindi ko nga alam kung bakit ko naisip dati na hindi ko kaya to. Ngayon, ang iniisip ko, bakit hindi ko pa to ginawa noon? Eh di sana ngayon, kayang-kaya ko na. Alam ko na noon pa lang na gusto ko yung pagkanta, gusto ko yung music. Pero buong buhay ko, nilamon ako ng takot at hiya. Ang mindset ko kasi dati, kailangan magaling lang, kailangan perfect, pero hindi pala ganun. Alam ko sa sarili ko na hindi naging madali para sa akin tong challenge na to. Dahil sa mga kasama ko, sa mga kaibigan ko na sumuporta sa akin, nakapagpagaan ang loob ko. Dahil sa family ko na matagal na naniniwala na kaya ko naman yon, sila yung may mga tiwala sa akin. So bakit ako walang tiwala sa sarili ko? Na-enjoy ko yung buong experience, yung buong proseso. Simula ngayon, feeling ko kayang-kaya ko na. Kaya ni Gold.
ako kasi pa-practice pa ako. Thank you sa experience and for listening. Ara. Tapos na. Wala na akong isipin, hindi na ako stress. Nasa mood na ulit ako. Pwede na siya ulit tumawa. Pwede na kayo ulit mag-joke. Hi. Ma-mentors, ma-videographer, the guitarist of the year. You're great. You're a great singer. You're a great singer. I'm having fun. Did you have fun? I did. Nagjo-joke ko siya. Okay naman siya, pero hindi siya yung sobrang best ko. Pero siguro nung moment na yun, tinry ko yung best ko. Tsaka sobrang dami tumatakbo sa utak ko habang nagbabasa ako tsaka kumakanta. Yung gitarista namin, wala sa timing. Wala sa timing, hinabol ko talaga. Hindi, joke lang. Ano, syempre, sabi nga ng mga mentors ko, hindi naman mawawala yung flaws. Pero ang important is yung ginawa yung best, hindi naman, the show must go on, gunner. Grabe, nalimutan ko yung tono ng chorus. Kaya umisang isa pa siya. Na-enjoy ko naman siya kasi yun nga, sabi ko, ito yung gusto kong i-overcome sa sarili ko. Pero ang galing ng mga mentors ko. Thank you, guys. We did it. Si Ara kanina, sobrang nagpapanik. Parang konting mali lang nung tono sa feeling ko, yung sa standards eklat ko, parang feeling ko mali. So after ng performance, feeling ko sasabihin ko dun sa ngayon, parang ganyan. Appear sa sarili. We did it. Kaya naman pala ni RP. So feeling ko kaya rin ang kahit sino. Kasi lahat naman nagsisimula ng hindi marunong, hindi sanay. Talagang kailangan lang mag-take risk, mag-baby steps, do your best lang palagi.